Sabi ng chapter 4 verse 10, letter A, Jabez cried out to the God of Israel, saying, Oh, that you would indeed bless me and enlarge my border or property, and that your hand would be with me, and that you would keep me from evil so that it does not hurt me. Sa unang tingin, napaka-selfish ng kanyang prayer. Pero pag inaral mo, it's allowing yourself to be a blessing of God to other people. At yun yung napakagandang karakteristik ng panalangin ni Jabez. Payagan mo, Lord, na mabago na yung kwento ng buhay ko. Everything is according to God's will and purpose. Hindi ka ibibless ng Lord kasi very good ka sa harapan niya, kasi will always fall short. Pero even before you can do anything for Him, the Lord has already bestowed us with His favor and with grace because of our relationship with Jesus. Atin pong basahin ang atin pong text for this morning's study. It is found in 1 Chronicles chapter 4, and we'll be reading verses 9 to 10. Ito po ay mula sa Amplified Version Bible. And let's all together read the Word of God. 1 Chronicles chapter 4, 9 and 10. Sabi po dyan, Jabez was more honorable than his brothers, but his mother named him Jabez, saying, Because I gave birth to him in pain. Jabez cried out to the God of Israel, saying, Oh, that you would indeed bless me and enlarge my border property, and that your hand would be with me, and you would keep me from evil, so that it does not hurt me. Everybody, sabay-sabay po nating basahin yung last sentence. And God granted His request. And the Lord has blessed the reading of His word. Palakpakan po natin ang Panginoon. And we can all be seated in the presence of the Lord. God is good. And all the time, Amen. Kamayan niyo po yung katabi niyo. Sige po, maupo na po tayo. Sabihin niyo po, I'm glad you're here. Merry Christmas! Happy New Year! Amen. Okay po, meron pa pong upuan dito sa may unahan. And let's find the most comfortable place para po sa ating pagsamba, patuloy na pagsamba sa Panginoon. At inabot din po namin ng pagbati ang mga nanonood via FB page ng Jesus is Lord Church, San Marcelino, Malate, Manila. At kayo po ay wini-welcome namin sa huling Sunday service ng taong 2023. Praise God. History po yon. Last day, December 31, 2023. Nasaan si ganito? Nasaan si ganyan? Nasa church. Amen. Palakpakan nga po natin ng Lord. Traffic po papunta dito mula sa bahay ko kasi dadaan ng palengke. Ay, talagang aligaga ang mga tao. Pagbili ng mga dapat bilhin, panghanda mamayang gabi. Pero ang mga anak ng Diyos, bising pumunta sa church. Amen? Dahil napakaganda na tutuldukan natin ang taong 2023 na nagbigay po tayo ng ating oras at panahon sa ating Diyos na buhay. Amen po? Kaya sabi mo sa katabi mo, binabati kita. Ngayon pa man ay pinagpala ka na. Amen! Malakas na palakpak sa Panginoon. Sisimulan natin ang taong 2024 na meron pa rin tayong oras at panahon sa Lord, dahil mahirap mabuhay nang wala ang Diyos sa ating puso't buhay. Amen! At hindi man natin alam what's going to happen sa 2024, ang mahalaga, kasama natin ang Diyos. Na nangakong hindi niya tayo iwan at hindi niya tayo pababayaan. Kahapon ay nanood ako ng live stream ng JIL Green Hills. So wala sila yatang service ngayon. Ginawa nilang Sabado. Actually, ganun din nung magpapasko eh. Saturday service sila. At ako'y sobrang napagpala sa mensahe ng Lord through Pastor Joey Crisostomo. It's about Thanksgiving. Nagpasalamat na po ba tayo sa Lord? Eh, sa mga kapamilya natin at kaibigan, have we thanked them? Ay, di pa? Ayan, napakahaba ng 365 days, no? Pero nililingon na lang natin sila. Sila eh, no? Siya. Yung 365 days kasi tapos na. At kahit na ang daming nangyari, ang daming naganap, ang daming ganap, pero salamat sa Lord, nakatayo pa rin tayo.
Amen? Kaya anong dapat nating ikatakot? The God who has been with us in the past few months, weeks, days, hours, and seconds, sasamaan pa rin tayo sa paparating na 2024. Amen? At ang ating pagdalo sa gawain ng Lord sa huling araw ng 2023, it speaks a lot, I believe, before the Lord. Na Lord, eto ako, nagbabalik para magpasalamat at kasabay ng panalangin, samahan mo ulit ako. Dahil wala po akong magagawa kung wala ka. And it is music to the ears of the Lord. Kasi God, gusto ng Panginoon na we are so dependent of Him and that we always seek Him. At ang pangako naman ng Lord, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Amen po. Palakpakan nga po natin ang Lord. So, ito pa rin po tayo sa series of revival stories ng Bible. Ang dami na po nating naaral. And I hope and I pray po na patuloy itong nangungusap sa atin yung mga inaral nating Bible characters na nakaranas ng revival. At gusto ko pa rin pong ituloy sa ating huling Sunday ng 2023 as we speak about revival. Ang napili ko po, and I believe it was from the Lord, kasi hindi na siya maalis sa isip ko mula nung nilagay ng Lord, ay si Jabez. Everybody say Jabez. Yan. So, dalawang beses lang na verses sa Bible na may pangalan niya. Ang daming verses sa Bible from the Old and New Testament. Pero the mere fact na na-mention siya, karapat-dapat pa rin aralin. And if I may say, naging kilala at sikat si Jabez dahil sa kanyang panalangin. Kaya balikan natin ang kanyang buhay, maaring nalaman nyo na po ito, pero wala namang salita ng Diyos na napapanis. Amen po? Because every time na binabalikin natin ang salita ng Diyos, may panibagong aral. May panibagong pangungusap ang Panginoon. Kailangan lang bukas ang ating puso at isip. Kanina sinabasa ko sa Book of Psalms, open wide your mouth and I will fill it. So buksan natin yung ating kapasidad na tumanggap, isip, puso, at ang Lord ang magpupuno nito para pagpasok natin ng taong 2024, punong-puno tayo ng salita ng Diyos at ng lahat-lahat patungkol sa Kanya. Amen po! Palakpakan nga po natin si Lord. So, kagaya na ng bagid ko, dito lang po sa 1 Chronicles chapter 4, 9 and 10, natin mababasa yung pangalang Jabez. At ganito po siya pinakilala ng Bible. Jabez was more honorable than his brothers. But, may but, so, kinikilala si Jabez. Higit siya na mas kapitapitagan, ganun. Kumpara sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga kasama. Pero, yung nanay niya, tinawag siyang pinangalan sa kanyang Jabez. Kasi ang sabi ng nanay niya, dahil ipinanganak ko siya sa gitna ng paghihirap. Yan. And then, sabi ng susunod na verse, si Jabez ay tumawag sa Diyos ng Israel. He prayed to the God of Israel. And hindi lang siya nagpray, he cried out. So medyo malakas yung kanyang boses. Ibig sabihin, ganun din katindi yung kanyang pagtawag sa Panginoon. May prayer na whisper. May prayer din naman na malakas. Ang mahalaga yung intensity nito and yung emotion accompanying our prayers to the Lord. God is never against our emotion. Rather, we can use our emotion. Amen po? Pero hindi lang dapat emotion. Pero pwede natin gamitin yung emotion natin sa pagtawag natin sa Lord para patuloy na makot natin yung kanyang attention. Amen po ba? Our God has created us and we have emotion. Natatakot, nalulungkot, nagagalit, natutuwa. Kasi yung Diyos na natin is may emotion din. Amen po? Kaya kahit na nagpe-pray tayong iyak ng iyak, di ba? Hindi problema yun sa Panginoon. Kasi He understands us more than we understand ourselves. Amen? And Jabez cried out to the God of Israel. He prayed. At anong prayer niya? Oh, that you would indeed bless me and enlarge my border or property, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, so that it does not hurt me. At ang maganda, yung last sentence, and God granted his request. Why? For God answers prayers.
Sino rito yung sinagot ng Lord yung kanyang panalangin? O, diba? So, hindi lang si Jabez ang may answered prayer. Tayo rin. Oo, may mga prayers na hindi pa sinasagot ng Lord eh. Pero may mga prayers na sinagot niya. May mga prayers nga na hindi mo naman marubdob na ipinanalangin, pero binigay ng Lord. Amen po. Sinagot man ng Lord na o hindi pa, it doesn't change the quotation that God is the answering God. Amen po. Kaya ito yung ating aaralin, Biblical Stories of Revival, will be focusing on Jabez. So sa introduction, ang kasaysayan ni Jabez ay lumitaw sa gitna ng listahan ng mga pangalan, mga listahan ng mga lahi. Ang 1 Chronicles chapters 1 to 9, puro yan genealogy o listahan ng mga angkan, mga pangalan na pagkauna mong binasa, ay, ba't kaya may ganto? Kasi po, ang Chronicles ay isinulat nung nakabalik na ang mga Israelita sa Jerusalem after 70 years of captivity sa Babylonia. So dahil galing sila sa ibang bansa for 70 years, it's possible na nawala na sa kanila yung kanilang historical lineage, yung kanilang kultura, yung kanilang kasaysayan. Kaya marapat na ibalik sa kanila yung kanilang pinagmulan. Naalala ko sabi ni Brother Eddie, to have a sense of greatness, you should have the sense of destiny and history. Dapat alam mo saan ka nang galing. Sino yung mga magulang mo? Kaya nga yung iba tinetrace yung family tree. Sino yung kanu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 an mo? Kasi kahit pa paano may impact yon. Lalo na sa mga Israelita. They are just yung nagsisimula sila ulit na maging isang bansa. After 70 years of captivity sa Babylon, bumabalik na sila sa Jerusalem during those time. Kaya po ang Chronicles ay sinulat ng mga scribes. Sabi nga nila baka daw si Ezra. Dahil siya po ay priest or sacerdote at siya po ay nagsusulat patungkol sa kasaysayan. Actually, pag binasa nyo ang 1 Kings, 1 and 2 Kings, may kahalintulad siya sa 1 and 2 Chronicles. Meron lang pagkakaiba kasi yung 1 Kings, ito yung 1 and 2 Kings ay listahan ng mga naghari sa Israel at saka sa Judah. Especially nung ito'y nahati na. Kung paanong may North and South Korea, nagkaroon din ng North and South Israel. So tinawag yung mas malaking bahagi na Israel comprising of 10 tribes at yung dalawang tribo, Judah and Benjamin, tinawag na Judah. Pareho silang pinagharian. May hari ang Judah, may hari ang Jerusalem. Ang Israel, kinuwento ito ng 1 and 2 Kings. Ang 1 and 2 Chronicles, nag-focus sila sa Judah. So, hindi nila masyadong kinwento, actually halos walang kwento patungkol sa mga naging hari sa Israel kasi ang focus nila, yung kingdom ng Judah mula sa lahi ni, nabanggit si Saul and then si David, lahat na nung kanyang lahi na naging hari ng Judah. Kaya, pwede mong sabing inulit, pero hindi kasi may panibagong kapahayagan. But bago iulit yung kasaysayan, nagsabi muna ng mga lahi. Ito yung anak ni ganto, ito yung lahi ni ganto. So puro yan pangalan, nakakabore. Sino ba naman ang gusto na nagbabasa ng mga lista ng mga pangalan? Lalo yung mga pangalan, di naman natin kadalasang naririnig kasi iba yung pangalan nila sa pangalan natin. Amen po? Kaya lang sa gitna, biro mo 9 chapters, in the middle, 1 Chronicles 4, 9, and 10, biglang may siningit na kwento. Parang yung nagsusulat, kung si Ezra man, ito yung mga anak, lahi ni ganto, ay siya nga pala, may isang lalaki, ang pangalan niya Jabez. Siya ay higit sa kanino mang kapatid niya or kasamahan. At ang pangalan niya ay ibig sabihin ay kapaitan, sorrow, pain. Pero kaya yun yung pangalan niya, kasi yun yung sabi ng nanay niya, ipinanganak ko siya sa kapaitan. O siguro nahirapan siya sa childbearing, o may nangyari prior to him being given birth. Basta may reason, ba't yung nanay, tinawag siyang Jabez. Kaya po, kung kayo'y magkakaroon ng anak, huwag niyong ipapangalang Jabez. Kasi ibig sabihin ng Jabez, pain. Kasi di ba sa Israel, kung ano yung pangalan mo, yun ka. Alika nga, pain. Diba parang,
Parang, halika nga sa Lot. Oh, parang ganda. Halika nga, kapaitan ng pait-pait mo. Di ba? Hindi maganda. Anyway, so kahit napangit yung simula, basta kumilala sa Lord, nababago. Nagkakaroon ng magandang kwento. Amen po. Palakpakan nga po natin ang Lord. Actually, hindi naman masyadong pinakilala ang kalambuhay ni Jabez. Kaya nga ang naging dahilan bakit siya naging kilala is yung kanyang panalangin. Ang alam lang po natin, siya ay mula sa tribo ni Judah. So, kalinya niya si David. Pero it doesn't mean na galing siya sa king lineage ng ni Haring David. Pero siya po ay mula sa lahi ni Judah. At yung pangalan niya, ibig sabihin sorrowful. Malungkutin, kapaitan, kasamaan ng loob. Basta hindi maganda. Amen? O kaya, ito pa yung mas matindi. He will cause sorrow. Naku, siguro maraming tao, ayaw kong lumapit dyan. He will cause sorrow. Baka dahil sa kanya, pumait ang buhay ko. Ganon. Kasi sa Israel, kung ano yung pangalan mo, nagiging ganon ka. Amen po? Ngayon pa man, hindi nga nagtapos yung kwento ni Jabez sa negative kasi meron siyang ginawa. Sabi ng next slide, he was remembered not because of the meaning of his name, but because of the prayer he uttered before the God of Israel, who granted his request. Hindi siya nakilala dahil sa kahulugan ng kanyang pangalan, nakilala siya at pinakilala siya ng Biblia dahil tumawag siya sa Diyos ng Israel. At ang Diyos na tinawagan niya ay narinig yung kanyang dasal at siya ay tinugon ng Diyos na ito. Actually, wala ngang kwento paano tinugon. Basta ang mahalaga, God granted his request. Kung ano yung ni-request ni Jabez, yun yung sinagot ng Lord. Kaya nga dapat mag-request tayo. Amen po? Kasi sabi ni Jesus, you receive not because you ask not. Sabi rin niya ni James, hindi ka tumatanggap kasi hindi ka humihingi. Eh di ba pas alam na ng Lord kung ano yung kailangan natin? Totoo. Bago ka pa mag-pray, alam na ng Lord. Amen po? Pero kaya nga tayo may bibigay. Kaya nga niya tinuro ang pananalangin para gamitin natin. Hindi para malaman niya kasi alam na niya, kundi tayo yung mag-benefit sa power ng prayer. Ano bang nagagawa ng prayer? When you open up your heart to God, ikaw yung nare-relieve. Ikaw yung nakakatanggap ng kapanatagan kasi nale-let go mo yung emotion mo na nasa loob. Kaya walang problema kung nagpe-pray ka, umiiyak ka. Nagpe-pray ka, medyo malakas yung boses mo. O kaya nagpe-pray kang walang boses, pero yung heart mo speaks to God. Prayer is an instrument that God created so that we can pour out our hearts to Him and He will understand. Amen po? Bakit? Kasi nga ang Diyos nagkatawang tao. Lahat ng nararanasan natin, naranasan niya. Kaya when we pray to Him, nasabi niya, yes anak, I understand. Because I became like you. At yung katagumpayan na natanggap ni Jesus, na kahit siya ay Diyos na nagkatawang tao, na buhay sa mundong ito for 33 years, naranasan lahat ng nararanasan natin, namatayan siya, nagutom siya, inaway siya ng tao, inakusahan siyang hindi totoo, pero hindi siya nagpatalo at hindi siya nagpadaig because siya yung nagtagumpay. At kaya rin nating magtagumpay sa kanyang pangalan. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Diyos. So ano ba yung nakaraan ni Jabez? Lahat tayo may nakaraan. Kaya nga minsan ayaw nang balikan yung nakaraan eh kasi hindi siya maganda. Amen po? Hello, andiyan ba kayo? May mga nakaraan tayo na nakakairita. Sana hindi ko na lang yung ginawa, no? Kaya lang wala na, we cannot undo the past. And Jabez had a not so good past kasi nasa tiyan pa lang siya ng nanay niya, iniiri pa lang siya. Sakit na yung nanay niya. So pwedeng during the labor of her mother, doon niya naramdaman yung pain or pwede rin na nagkahiwalay silang mag-asawa kaya solo siyang naging binata yung pagbubuntis, paglilihi. We can never tell kasi hindi man kinuwento sa Bible.
May karapatan ba yung nanay niya na pangalanan siya? Meron po, kasi nanay din po ay nagpapangalan sa mga anak. Hindi lang si tatay yung may power to name their children. So yung nanay, pinangalanan niya yung anak niya na Jabez. Ang dahilan, because I gave birth to him in pain. Ipinanganak ko siyang ako'y lubos na nahirapan. He caused me pain. At kung yun yung laging tinatatak nung nanay mo sa'yo, dahil sa'yo nagkaganito buhay ko. Dahil sa'yo nahirapan ako, ikaw yung dahilan, ba't ako nagkakaganito? Kung palalaking ka ng nanay mong paulit-ulit, na ganun yung sinasabi niya sa'yo, anong gagawin mo? You might live a life na napakababa ng iyong self-esteem. Pwede kang mabuhay na talunan ka agad, ala ka pang ang ginagawa. I will cause pain. Lahat ng gagawin ko, makakasakit ako ng kapwa ko. Kasi doon pa lang sa loob ng bahay, yun na yung sinabi ng nanay mo eh. Amen po? And parents have a great impact in the mind and in the hearts of their children. Hanggang ngayon, 51 years old na ako, no? Naalala ko pa yung mga sinasabi ng nanay at tatay ko, kahit 51 years ago na. At kahit wala na sila, bigla na lang mag-memories na lulutang sa isip ko. Ito yung sabi ng tatay ko. Ito yung sabi ng nanay ko. At maniwala kayo, hindi lahat ng sinabi nila maganda sa pakiramdam. Amen po? Kaya po napakahalaga ng pamilya sa loob ng tahanan yung mga kaganapan, kasi dadalhin yun, bibit-bitin yun ng mga anak. Kahit na saan sila pumaroon, saan sila makarating, daladala nila yun. Amen po ba? So Jabez may have encountered a not so good past because his mother would always remind her, ikaw ang dahilan, bakit ako nagkagulo-gulo yung buhay ko, bakit ako nakaranas ng sobrang pain, ikaw yung may sala. At dahil bata nga yun, hindi siya pwedeng mag-alibay or mag-paliwanag dahil anak lang siya. Amen po? Pero sigurado ako, dumating yung isang punta na I've had enough, sabi ni Jabez. Ayoko nang mabuhay sa ganito na ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Pero ang ganda ng kanyang approach. Hindi niya inaway ang nanay niya. Nanay, ako na ngayon ang tatrabaho. Lagot ka sa akin ngayon. Ala kang allowance. Hindi ko ganun si Jabez. Paano siya gumante? Nanalangin siya. Amen po ba? Hiningi niya yung saklolo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At hindi siya binigo ng Diyos na kanyang tinawagan. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Lord. So Jabez passed. Ito yung kanyang nakaraan. He was birthed in pain. Hindi nga kasi kinuwento ng Bible eh. Pero it's possible na pinagbubuntis pa lang siya na meron ng kapaitang naranasan yung nanay. Kaya nga ang term, this child caused me pain. So hindi natin alam, baka yung love life nung nanay, iniwanan ng asawa, o kaya namatay yung asawa, at solo niyang itataguyod si Jabez. At hindi lang yon, hindi lang yung kanyang conception and yung kanyang kapanganakan, pati yung kanyang pangalan. Hindi na yun maalis sa kanya, tapak niya na yun eh. His name means pain, and his life was full of pain, because lagi itong nababanggit. Pain, sorrow maker. Sorrowful, pain. Ito yun si Jabez na pag tinatawag siya, lalong nare-reiterate, lalong nagkakaroon ng confirmation, lalong na-establish yung thought na siya ay nagkokos ng pain. And hindi natin siguro alam gaano kabigat yung sitwasyong meron si Jabez. I also encountered another story, no, sa Genesis 35:16-18. Ito basahin ko lang. Basahin natin, Genesis 35:16-18, merong resemblance. Then they moved on from Bethel. While there were still some distance from Ephrath, Rachel began to give birth and had great difficulty. Itong si Rachel yung wife ni Jacob. So kagampan pala niya, pero nagbabiyahe sila. Sabi ng susunod na verse, verse 17, and as she was having a great difficulty in childbirth, the midwife said to her, don't be afraid, for you have another son. Kasi unang anak ni Jacob tsaka ni Rachel ay si Joseph. At ibig sabihin ng
Joseph, isa pa, may he add. Pengi pa, Lord, ng isa. At sinagot nga ng Lord, kaya nabuntis ulit si Rachel. At ito nga, nahirapan siya sa pagbubuntis kasi siguro biyahe ng biyahe, no? Alam mo naman ang panahon noon, walang kotse, walang eroplano, ang gamit nila donkey, so siguro masakit yun sa likod, eh lalo na kung buntis. So, nahirapan ng matindi itong si Rachel, pero sabi nung midwife, don't be afraid for you have another son. Pero kahit na kinomfort siya nung midwife, talagang sobrang sakit nung naramdaman ni Rachel at yun na pala yung kanyang ikakamatay. Pero bago siya namatay, ito yung nangyari sa verse 18. As she breathed her last, for she was dying, she named her son Ben-Oni. But his father named him Benjamin. So ang unang nagpangalan sa kanilang bunsong anak ay si Rachel, na ang pangalan ay Ben-Oni. Anong ibig sabihin ng Ben-Oni? Son of my sorrow. Di ba parang Jabez din? Son of my sorrow or son of my trouble. Nung malaman ito ni Jacob, hindi niya tinanggap. Ang ginawa ni Jacob, yung tatay, pinalitan niya. Buti na lang walang birth certificate noon, no? At mahal magbayad sa, saan ba nagbabayad? City Hall? Hala pang birth certificate noon. Kaya, ora-orahada, pinalitan ni Jacob yung pangalan. Hindi Ben-Oni, Benjamin. Ibig sabihin, son of my right hand. Amen po? At talagang right hand itong si si Benjamin. Pag binasa natin yung kasaysayan niya, he received 5 times the blessing. 5 times na he was blessed than all of his brothers. Amen po? And so, buti na lang, itong si Benjamin, may tatay na si Jacob who changed his name. Si Jabez wala. Walang kumontra sa nanay niya nung pinangalan niyang Jabez. Pero buti na lang, merong Diyos na dinalanginan si Jabez and God changed the story of Jabez. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Lord. Isa ding bagay, walang kapangyarihan ng taong baguhin ang ating kwento maliban sa Diyos. Gusto mo bang mabago ang kwento ng buhay mo? Dati kang ganito, dating ganyan, dating ganun. Kaya ngayon yung turo ni Pastor Joey, I recommend, no? Panoorin niyo yung turo ni Pastor Joey kahapon sa JL Green Hills. Pwede naman yun sa Facebook. Follow niyo lang yung JL Green Hills. Tapos tignan niyo yung kanyang turo kahapon, December 30, 2023. So it's all about Thanksgiving. Sobrang nakaka-bless. Gusto ko nga sanang ituro eh, kaya lang ang turo rin kanina ni Pastor Noel. It's all about Thanksgiving. So maiba naman. Amen po? Pero maganda panoorin nyo. So isa sa ipinagpapasalamat ni Pastor Joey, dati siyang addict. Nasabi niya English eh, I used to walk naked in broad daylight. Lagi niya yung litanya. Pero dahil na born again siya, binago siya ng Panginoon. At hindi mo na matitrace sa kanya na dati siyang drug addict. Kasi God can change our story. And only He can change us. Amen po ba? Palakpakan natin ng Lord. Kagaya man po ni Jabez, wala tayong kapangyarihang baguhin yung ating nakaraan. Pero yung ngayon at yung future, pwede nating ilagak sa kamay ng Panginoon at tayo'y kanyang lubos na pagpapalain at ang ating buhay ay magiging pagpapala. Amen po, na nabubuhay lang tayo na just for the sake of existence, but our life will never cause pain to others. Rather, ang buhay natin ay magsisilbing pagpapala, kalakasan, inspirasyon sa atin pong kapwa. Marami na pong dahilan bakit yung mga tayo sumusuko sa buhay. Balita, mga toxic na news, no? Mga bashers, yan, nakaka-apekto yan sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya umiinit yung ulo natin na nai-stress tayo. Pero salamat merong Diyos na if we look to Him, we will find comfort, we will find grace and strength. And we will overcome whatever comes our way. Dahil andyan siya. At may mga taong dadali ng Lord para i-cheer niya tayo. At isa nga po doon, itong kasaysayan ni Jabez. Amen po? Actually, na-encounter ko si Jabez kasi may libro noon
The Prayer of Jabez by Bruce Wilkinson, if I'm not mistaken. So I got hold of that book. Sobrang ano yan, sumikat yan no mga 2001. So meron, maliit lang siyang libro, parang pamphlet nga lang na medyo makapal-kapal. Pero naging bestseller siya during those time. Daming bumili niyan kasi napakasimple yung libro. Kung sikat dati rin yung purpose-driven life, di ba? Naging, there was a time na yung purpose-driven life ni Rick Warren ay sobrang naging bestseller. Prior to that, isang naging bestseller din na Christian book, itong Prayer of Jabez. So I got hold of that. So binasa ko siya, na-bless ako eh. Even made a teaching out of that book na lahat copy-paste. Doon pa ako sa Giles Santa Ana. Hindi ko akalain na magiging napakagandang impact pala ng book na ito sa aking buhay. Nung time na ako ay mag-opening prayer sa main service, yung night service ng Jael noon, 2001, it's either Cuneta Astrodome, yung night service natin, si Brother Eddie yung nagtuturo, o kaya doon sa PUP Puresa. So, ako yung naatasang mag-opening prayer nung September 16, 2001. So, grabe yung kaba. It was my first time na tumayo sa harapan ng maraming tao. Usually, umuupo lang kami kasi noon, lahat ng pastor, full-time, nauupo sa stage sa likod ni Brother Eddie. Sabi niya, para daw, pag may nalimutan siyang verse, madidikta namin. Eh, ang dami niyang, mas marami siyang may alam na verse kaysa sa amin. Kaya, bago pa kami sumagot, naalala na niya. So, nakakakaba na yun na tumayo, umupo ka sa harapan ng maraming tao. Pero nakakakaba yung magpe-pray ka. So sobra yung kaba ko at that time. At ang napaalala sa akin ng Holy Spirit, ito nga ang Prayer of Jabez. So I started praying it loud. Before the Lord, not loud. Na Lord, bless me. Hindi ko nga pinili yung enlarge my territory. Ang sabi ko lang, Lord, lay your hand upon me. Na ang sabi ko, at sa pagtayo ko sa harapan, para mag-opening prayer, kasi hindi ko siya minaliit. Hindi ko inisip na opening prayer lang naman yan. Hindi, masyado ko siyang pinahalagahan na ang prayer ko pa nga, Lord, wag akong maging dahilan ng hindi mo pagkilos, kundi maging dahilan ako para kumilos ka. Let me not be a hindrance to your move, let me be a channel or the reason bakit lalo kang kilos kasi ginamit mo ako sa prayer, opening prayer pa lang. So that was my prayer before the Lord. Grabe yung kaba ko. Alam niyo yung kabang pataas pa baba? Pataas. Nag-heighten. Kasi si Pastor Paul, nandun sa unahan, kausap siya ni Brother Eddie. Sabi ko, Lord, siguro hindi na ako opening, no? Okay lang, Lord, di sasakit ang loob ko pag di natuloy. Di nawawala yung kaba, no? Biglang lilingon si Pastor Paul, halika na. Oh, okay. So, ang taas na naman yung level, no? Ang taas na naman. Maya-maya, tumabi naman si Sister Dory kay Pastor Paul. So, nawala na naman yung kaba, Lord. Okay lang talaga, kahit hindi ako mag-opening prayer, di sasakit ang loob ko. Lumingon na naman si Pastor Paul, dito ka sa likod namin. Dito na sa likod. Ala na po talagang magagawa doon na, inilapit na ako. At nung huli na ang closing, last worship song na, ayun na yung, ano, yung song leader, lalaki yun eh. Brother Emily ata pangalan nun, hindi ko na matandaan. So, akit na ako, no? Di ang ganda nung pakanta niya, syempre. Aba, nag-melody surprise ako. Ang kwento ni Pastor Paul, kinabahan nga ako siya sa melodies mo eh. Bakit pass? Kasi parang wala sa tono eh. Ay, talaga pass. Pero umukay naman. Alam niyo man si Pastor Paul, no? Sa Basidya, sama. Alam niyo si Pastor Paul, very ano yan sa tono, ganyan. Sa, ano ba? Sa, yun, tipa, ganyan. Hindi, umayos naman daw. Thank you, Lord. At yun yung talagang prayer na hindi ko talaga makakalimutan. Kasi kahit ako naramdaman ko yung presence ng Lord, alam niyo yung nagpa-pray ka, nagpapalakpakan yung mga tao, gitna ng prayer mo, nagpapalakpakan. Kasi talagang the presence of the Lord was so strong. Ilang beses pumalakpak habang nagpa-pray, lalo na nung, this is our prayer in Jesus' name, grabe yung palakpak. Yung pala, aakit si Brother Eddie. Bababa ako.
So inayaan ko muna siyang umakyat, 'di ba? Kasi isa lang yung ano eh, yung stairs, isang tao lang, made up stair lang siya. So tandang-tanda ako, si Brother Ete, yun yung Bible niya, ito yung mic. Tapos sinukbit niya yung kanyang Bible sa kilikili niya. Tapos sabi niya, "Praise the Lord." O, di ba? Hallelujah. Sige na, baba na ako. Si Sister Dory, kinamayan ako, tapos nakataas yung kaliwang kamay. Thank you, Lord. Ibig sabihin, na-bless sila. Kasi nag-pray na, Lord, i-bless mo ko. Amen po. Palakpakan nga natin si Lord. At paano nito binago yung buhay ko? That was September 16, 2020. 2001. Kinalingguhan, 16 plus 7, 23. September 23, 2001, pinatawag ako ni Ate Dory. Kinausap niya ako. Sabi niya, "Gusto ko mag full-time ka. Papadala kita sa Canada." That prayer changed my life. Kasi I asked for God's blessing. Amen po. So let's always ask for God's blessing. Dahil yung blessing pala yun, yun pala yung magbabago ng sirkulasyon ng ating buhay. All for His glory. Amen po! Palakpakan nga po natin ang Lord. Alam nyo, plano kong ikwento yun sa bandang dulo eh. Pinasingit na ng Holy Spirit. So, let's talk about the prayer of Jabez. 4 points po yung kanyang prayer. So, sabi ng chapter 4 verse 10. Letter A, Jabez cried out to the God of Israel, saying, "Oh, that you would indeed bless me and enlarge my border or property, and that your hand would be with me, and that you would keep me from evil so that it does not hurt me." So unang tingin, napaka-selfish ng kanyang prayer. Sa unang tingin. Pero pag inaral mo, it's not selfishness. It's allowing yourself to be a blessing of God to other people. At yun yung napakagandang characteristic ng panalangin ni Jabez. Hindi siya nagpa-pray na, "Lord, pagpalain mo ko," kundi "pagpalain mo ko nang ako'y maging pagpapala sa iba. Na hindi na ako maging dahilan bakit nalulungkot yung isang tao, nasasaktan, kundi ako yung dahilan bakit sila magpapatuloy sa buhay." Amen po ba? So, isa-isahin natin. Ano yung Jabez prayer? Number one, it's asking for God's permission. Sabihin niyo po, permission. Payagan mo, Lord. Ito yung nilagay ng Lord sa heart ko eh. Jabez cried out to the God of Israel saying, "Oh, that you would indeed bless me." Payagan mo, Lord, na mabago na yung kwento ng buhay ko. Everything is according to God's will and purpose. Amen po. Merong tinatawag na permissive will, meron din divine will. Sa unang tingin, parang, "Lord, sige na, para mo ng awa, i-bless mo na ako kasi for so long, hindi ako blessed eh." Parang ang dating, ngayon mo na ako, Lord, i-bless, palagan mo na, na matapos na yung kwento ko ng kalungkutan, mapalitan na, na para bagang it's your desire to be blessed. Where in fact, pag binasa natin yung verse 9, ala pa siyang ginagawa, hindi pa siya nagpe-pray, honorable na siya before the Lord. Parang si Jacob, kahit hindi siya dumiskarte na para siya yung maging spiritual na panganay, kasi bunso si Jacob eh, ang panganay ay si Esau, so biblically and spiritually, ang blessing nasa panganay. Pero nasa tiyan pa lang si Jacob at Esau, nangusap na ang Lord sa nanay nila na si Rebecca na the Lord will bless the younger more than the elder. Nang ibig sabihin, Jacob, kung alam mo lang, bago ka pa ipinanganak, kahit ikaw yung bunso, nasa iyo na yung kamay ng Diyos. Ang hindi alam ni Jabez, ni Jacob, kailangan niyang dumiskarte. Gusto ko ako yung panganay. Kaya dumiskarte siya. Nilin lang niya si Esau. Nilin lang niya yung tatay niya para mapunta sa kanya yung blessing. Ang di niya alam, kahit di siya dumiskarte, nasa kanya na yung pabor ng Lord. Amen po ba?
Ito yung isang bagay na gusto kong I believe from the Lord na ilagay natin sa isip at puso natin. Ibe-bless tayo ng Lord kahit hindi mo hingin. Kasi mahal niya tayo. Amen po ba? Ang blessing ni God is not earned because you're doing good. Hindi ka ibe-bless ng Lord kasi very good ka sa harapan niya, kasi we can never be very good. We will always fall short. We'll always be sinning before the Lord. Pero ang gara lang na even before you can do anything for Him, God has already done something good for you. Para at the end of the day, walang magmamalaki ay ganito kasi ang bait ko eh. Hindi. The Lord has already bestowed us with His favor and with grace because of our relationship with Jesus. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. So actually, yung hinihingi ni Jake, ni Jabez na permission for God to bless him, hindi lang yun permissive will. Yun po ay divine will. Anak ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Kung may uunahing pagpapalain ng Lord, ikaw yun. Anak ka niya eh. Paano ka naging anak ng Diyos? Kasi tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior. John 1:12. Pag binasa mo yung naunang talata, may mga tumanggi kay Jesus. He came to His own, sabi ng mga naunang talata. He came to His own. Pumunta siya sa kanyang, sa ganang kanya, sa mga taong kanya. Pero His own did not receive Him. Pinuntahan niya ang Israel, dinalaw niya ang bansang Israel, pero hindi siya tinanggap ng Israel. Pero yung mga tumanggap, yun yung verse 12, yung mga kumilala, yung mga tumanggap, yung mga sumampalataya sa kanya, kay Jesus, sila lang yung bibigyan ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. Tinanggap mo si Jesus, di ba? You made Him your Lord, your God, your Savior, anak ka ng Diyos. Amen? At kung yung Diyos mo'y napakayaman sa lahat, ano ka, mabubuhay kang pulubi? Ano ka, mamumuhay kang kaawa-awa at kahabag-habag? Hindi. Anak ka ng Diyos and you are entitled to God's bounty, to God's favor, to God's grace. Amen po? Palakpakan nga po natin ng Lord. Iba dapat ang mga anak ng Diyos. Tayo yung nangunguna. Hindi tayo yung nasa buntot. Tayo yung nagpapahutang. Hindi tayo yung nangungutang. Pass. 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 May mga dapat lang tayong gawin. Pero kahit hindi natin kayang gawin, we can ask for God's permission, God's blessing to be upon us. Oh Lord, bless me indeed. Alam niyo yung salitang indeed. Everybody say indeed. Para ka daw nagawa ng sentence, tapos nilagyan mo ng napakaraming exclamation point. Lord, bless me! Dan. Ibig sabihin eh, andun yung marubdob na panalangin. Yung gusto mo na kasing kumawala. Panginoon, ayoko nang maging mahirap. Ayoko nang nangungutang, nakakapanliit. Ayoko nang namamalimos. Anak mo ko. May anak ka bang namamalimos? May anak ka bang humihingi? Kumakatok sa kapitbahay, pahingin kanin? Anak ka ng Diyos. Kay Kristo Jesus. Kung may pagpapalain ng Diyos, uunahin niya yung kanyang mga anak. Eh, anak ka ng Diyos kay Kristo Jesus. Amen po ba? So we are entitled to God's blessing. Amen po? Lalo na pag hiningi mo. Eh kasi nga yung iba, tamadors. Ayaw mag-pray. Eh, alam na yan ng Lord. Alam nga ng Lord. Eh, ikaw ba alam mo? Alam mo ba na pwede kang humingi? At pag humingi ka, bibigyan ka. Alam mo bang pag di ka humingi, hindi ka bibigyan? Nasa Bible yun. Kaya humingi tayo. Panalangin ni Jabez, oh Lord, that you would bless me indeed. Kinausap niya ang Diyos. He presented his case to God. Lord, eto ako, ang pangalan ko Jabez. Pain, sorrow,
sorrow maker. Ayoko na nito, Lord. I-bless mo ko. I-bless mo na ako. Indeed. Yung totoo, yung bang pagpapalang lulutang, pagpapalang mararamdaman ko at ng mga taong nakapaligid sa atin. Amen po! Ang daming mga tao naghahanap ng mapaghuhugutan ng lakas at pag-asa. Masumpungan na ang mga anak ng Diyos. We are an encouragement. We are an inspiration. We are a cause of joy and gladness. Buti na lang, andito tayo para sa Lord at para sa kanila. Amen po ba? So, can you pray that prayer? Yuko! And yun yung gawin yung prayer, O Lord, that you would bless me indeed. Pagpalain mo ko, Panginoon, nang ako'y maging pagpapala sa iyo at sa aking kapwa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. You are blessed with God's blessing. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ng Lord. Pangalawa, he prayed for God's provision. Sabi niya, enlarge my border. It doesn't mean na wala siyang territory. Gusto niya, lumaki pa. So, hindi lang ito basta, Lord, pengi ako noon, pengi ako niyan. When Jabez was asking for an enlarged territory, enlargement of border, he was asking God for greater opportunity. Ayaw niya nung, okay na ako dito, Lord, sa apat na sulok ng bahay na ito. Okay lang ako, kampante na ako sa ganitong buhay na meron ako. He wants more because he knows God can give him more. Ang yaman ng Diyos natin. Huwag kang hihingi ng kakarampot. Amen. Just make sure na pag humingi ka, may noble reason. When Jabez was asking for an enlarged territory, he was asking for more responsibility. He was asking for yung magamit pa niya yung mga abilidad, kapasidad na meron siya mula sa Diyos. Alam niyo bang pwede tayong i-stretch? Kala mo hanggang ganito lang kaya mo? Hindi. Pwede ka pang i-stretch ng Panginoon. Hindi ka lang pang pamilya. Pang kumpanya pa. Pang komunidad pa. Hindi ka lang pang church. Mali mo, hanggang government, pwede ka. So God can stretch us out. Amen? Na babatakin ka ng Panginoon para yung mga kakayanan mo madagdagan pa. Alam mo nyo yung mga nagsiserve sa Lord, nadadagdagan yung talents and skills nila. Do you agree? Kasi nga, nagpo-pour out si Lord eh. Open wide your mouth and I will fill it, sabi ng Panginoon. Buksan mo yung kapasidad mong tumanggap, pupunuin pa yan ng Panginoon. At hindi lang basta pupunuin, He will let us overflow. Amen po? So, Jabez was not really asking for self-centered interest. Hindi. Gusto niya na marami pa siyang ma-impluensyahan. Kaya alam nyo, hindi ako nagulat nung gusto ni Brother Eddie tumakbo noon, nung 2004 bilang presidente. Kasi totoo namang malawak na yung kanyang influence. How much more kung hawak niya yung pinakamataas na posisyon ng bansa. Pwede siyang magkagawa ng mga batas na walang pwedeng sumalungat, lalo na't kung ito ay para sa Panginoon. Amen po ba? Dahil ang gusto lang talaga ni Brother Eddie, ma-expand pa yung paghahari ng Diyos sa apat na sulok ng Pilipinas. That more will hear the word of God, more will come to the knowledge of Jesus, kahit yung mga kasulok-sulukan, maabot ng ebanghelyo ng kaligtasan, at kasama na doon ang mga biyaya at pagpapala na tanging sa Lord lang nang bumula. Ay, hindi man natuloy, pero hindi naman huminto ang JL. Hanggang ngayon, JL has been reaching countries, 70 plus na bansa na abot na ng JL. At tuloy-tuloy pa ito. Amen po! Kaya nga ang ating project, no, hanggang 2027, matayo na yung cornerstone.
Kasi biro nyo, pag nakatayo na yon, lahat ng dadaan, panorte, paedsa, makikita yung Jesus is Lord Church Cornerstone. Mababasa nila, Jesus is Lord. Eh, kaninong pangalan yon? Pangalan ng Diyos na naitataas. Amen po ba? So, we really can use our influence para mas marami tayong maabot para sa Panginoon. Ito yung gusto ni Jabez, na lumawak yung kanyang influence, lumawak yung kanyang nasasakupan para magamit niya yung kanyang posisyon, yung meron siya, para lalong maparangalan ang Diyos sa kanyang buhay. So it's not about himself. It's all about God being glorified through his life. The greatest glory that we could give to the Lord is the glory from our life. Amen po ba? Kaya itong buhay na ito, marapat lamang na ihandog sa Panginoon at magamit niya for His glory. Kaya just like Jabez, let us pray for God's permission of blessing and God's provision. Pangatlo, God's presence. Ang prayer niya, that your hand would be with me. Na yung kamay mo, idantay mo sa akin. Ipatong mo sa akin. Let your hand be with me. Yung kamay mo nasa tabi ko, nasa likod ko, nasa harap ko, para lahat ng gagawin ko, mapagpala mo. Para walang masayang. Para lahat may mangyayaring magandang bagay. Ang hirap kaya yung napagod ka na nga, tapos walang saysay. Napagod ka, nahirapan ka, tapos hindi successful. Diba lalong nakakapagod yun? But if God's hand is upon you, walang sayang, kasi kukumpletuhin ng Lord yung ating mga kakulangan. And we would want that. Amen? And it is God's presence that can complete us. Yung presensya ng Lord ang kukumpleto sa atin. Marami man tayong wala sa mundong ito, but if we have God, He will make us complete. Amen po? Palakpakan natin ang Lord. At pang-apat, and that you would keep me from evil so that it does not hurt me. It's a prayer for God's protection. Pwede pala yun. No, iiwas mo ako sa sakit. Hindi lang karamdaman, kundi sakit na masaktan ako ng tao. Pwede pala yun. And even Jesus taught us yung prayer na lead us not into temptation, but deliver us from evil. So pwede pala, Lord, iiwas mo ako sa kasamaan. Huwag akong maging dahilan para masaktan yung kapwa ko. At huwag akong makasakit at huwag akong masaktan. It's possible kasi talaga na we cannot prevent things from happening. Lagi yung paulit-ulit, so straight from the word. Kasi pag nagtanong si Sarah, eh paano yun, Pas? Ganito na nga yung ginagawa sa'yo, pero dapat ganito pa rin. Lagi kong nai-inject na we cannot prevent people from doing things, saying things against us. Tama po ba? Pwede mo bang pigilan yung kapwa mo na huwag kang tapakan sa kalyo mo? Hindi. Lalo na kung di man sinasadya. Anong kaya mong iwasan? Anong kaya mong pigilan? Yung magmura ka dahil natapakan yung kalyo mo. Yung mairita ka kasi nasaktan ka. Pwede, ang kaya mong pigilan, yung response mo. Pwede kang magalit, pero come to think of it, di naman niya sinasadya eh. Hindi ikaw rin, pagka nakatapa ka ng kalyo, gagalit din sa'yo. Sinadya, kahit di mo sinasadya. So diba, do to others what you want others, do unto you. So yung mga petty things, wag nang patulan, hayaan mo na lang. Mas mapalad ang nagpapatawad kesa pinapatawad. Mas mapalad ang nagpapasensya kesa sa pinagpapasensyahan. So ang maganda nga, hindi tayo nagkukos ng pain. At kahit masaktan tayo, hindi yun dahilan para maging bitter tayo sa life. Wag nating sisihin yung iba sa ating mga kapalpakan. Wag nating ituro yung iba sa pangit na kalalagayang meron tayo. Jabez could have done that. Inanay ko kasi, ba't kasi ito yung pinangalan sa akin, ang daming pwedeng i-blame. Pero blaming doesn't help. Amen po, ang makakatulong is bumangon ka, magtiwala sa Lord,
Gawin mo yung dapat mo at kaya mong gawin, and leave to the Lord what you cannot do, and believe that God will do something beautiful out of it. Dahil hindi man maganda yung simula, pag inilagak sa Panginoon, pagagandahin na niya yung mga susunod na kabanata ng ating buhay. Amen po, bakit? Eh, nakatatak na ang pangalan ng Lord sa buhay natin. Pag napahiya tayo, dawit siya. Eh, God will never do that. Amen po? Lalo na sa mga taong lubos ang pagtitiwala sa Kanya. So we can pray for God's protection. May mga bagay kasi na hindi natin akalain, na di natin alam na sobra na pala tayong nakakasakit sa salita, sa gawa. Amen po? Pero when we ask for God's protection, ang garano that you would keep me from evil, hindi ako yung makasakit sa aking kapwa. Hindi ako yung maging dahilan para gumawa ng masama. Wag akong magplano ng masama laban sa aking kapwa. Ganda kaya no? Very conscious ka na hindi kayong magiging dahilan bakit para masaktan yung kapwa mo at ikaw rin ang prayer mo, hindi rin ako masaktan. Kasi syempre, we do not know our tendency, yung reaction natin, pag sobra na tayong nasaktan. Doon nga yung sigaw, yung galit, yung poot. Kaya maganda rin ipag-pray na, Lord, hayaan mo itong puso ko ay hindi sensitive. Hindi balat sibuyas. Tama po? Yung hindi lahat ng sasabihin ng tao, pag-uukulan mo ng oras at panahon. Sayang yung isip mo. Ay, hindi. Sayang yung gugugulin mong pag-iisip. When in fact, you can do better things. Amen po. Let us learn how to throw things, yung mga garbage. Itapon natin yung mga basura, yung hindi man makakatulong. At ang ipanatili natin sa isip at puso natin, sabi ng Philippians chapter 4, whatever is praiseworthy, whatever is noble, kung ano yung mas nakakapagpasaya sa'yo at nakakapagpanatag sa'yo, yun yung isipin natin. Dahil mas marami yon at magiging kapaki-pakinabang pa sa ating kapwa. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Lord. So ito yung panalangin ni Jabez. He prayed for God's permission, God's provision, God's presence, and God's protection. At ang pinakamaganda sa lahat, the God of Jabez, God granted his request. Paano kung di siya nagpray? Paano kung nakontento na lang siya sa buhay niya na every time his name is called, it speaks about him being the reason for pain and the reason for sorrow of other people? Paano kung hindi na lang siya tumawag sa Panginoon? Ano kaya mangyayari? E di ganun ulit, circle of mistakes, circle of pains, circle of sorrow. Buti na lang nagpray siya. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang magpe-pray ka. Because prayer changes things. Do you know that? Nakakapagpabago ng maraming bagay ang panalangin. Depende nga lang kung sinong Diyos yung dinadalangin ninyo. Very clear, no? The God of Israel. Sino ba yung the God of Israel? He is the God of the Bible. Amen? Siya yung Diyos na pinapakilala ng Biblia. Kaya kung gusto mong makilala yung Diyos ni Jabez na pinanalanginan niya at tinugon yung kanyang panalangin, ay magbasa tayo at mag-aral ng salita ng Diyos. Ang Diyos na ito ang lumikha ng langit at lupa. The God who created the heavens and the earth. This is the God of Jabez. This is the God of Israel. This is the God who created us all according to His image and likeness. Ang Diyos na lumikha ng mundong ito, siya rin yung lumikha sa'yo. Kaya hindi ka maliligaw eh. Malinaw yung description ng Diyos ng Biblia. At eto pa, ang Diyos na ito, nagkatawang tao. Kaya may Pasko. At ang Diyos na ito ang nagsabi, He is with us. At hindi siya nangiiwan. Amen po? At mas maganda, if He became the God who is within us. Paano? Let's open up our mind and our hearts to Jesus. Papasukin natin siya sa ating puso at buhay. Kung paanong ipinanganak siya sa sabsaban, ipanganak din siya sa ating puso. At mula sa araw at oras na yon, huwag na natin siyang paalisin.
dahil siya lang ang magpapabago ng ating buhay for the better and for God's glory. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. And this God is more than what we can imagine of Him. Higit pa siya sa anumang gusto mong maging siya. Ano bang kailangan mo sa isang Diyos? Kailangan ko yung Diyos, Pastora, makapangyarihan. He's more than powerful. Gusto ko yung Diyos, Pastora, na alam lahat. He is more knowledgeable. Amen po? He is, sabi niya, I am who I am. Kaya ng Diyos na gawin higit pa yung ating inaasahan because He is the all-powerful, all-knowing, and the ever-present God. Kaya masarap na kilalanin ang Diyos na ito. Ang Diyos na sumama sa atin sa 2023, He would like to join us again in another journey of life sa 2024. He will if you will allow Him. And He will bless you if you would ask of Him. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. Jeremiah 33 verse 3 says, call to me. This is an invitation from the Lord. Ano man yung kalagayan mo, ano man yung nakaraan mo, ano ka man ngayon, ito yung sabi ng Lord, tawag ka sa akin. Call me. Hindi siya nalulobat. Hindi siya unreachable. Hindi siya naubusan ng load. Amen po? Call to me. Pag tumawag ka, ang sabi ng Lord, I will answer you and tell you and even show you great and mighty things, things which have been confined and hidden, which you do not know and understand and cannot distinguish, pero malalaman mo kasi tatawag ka sa Kanya. Because God reveals deep and hidden things to those who call to Him. Ang daming hindi natin alam. Amen po. Pero pag tumawag tayo sa Kanya, ipapaunawa Niya, ipapakita Niya, ipaparanas Niya yung mga bagay na dapat nating malaman para tayo ay patuloy na magtagumpay sa buhay. Sabi nga sa Book of Daniel, they that know their God, they shall do great exploits. Sila na kilala yung Diyos nila, sila yung mabubuhay na maraming katagumpayan. Kaya ang hamon, kilalanin natin yung Diyos ni Jabez. At hindi lang siya maging Diyos ni Jabez, maging Diyos natin siya. Hindi lang paglinggo, kundi araw-araw ng ating mga buhay. Amen? And hindi man natin alam what lies ahead, makakampante tayo. Kasi yung Diyos na sasama sa atin ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang imposible bagkos Diyos na punong-puno ng biyaya at pagpapala, punong-puno ng sorpresa, punong-puno ng mga dakilang bagay sa mga nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. In conclusion, your past should not dictate your future. Can you say that? Ano ka man, sino ka man yung nakaraan, hindi ito yung dulo ng iyong buhay. Di ba nga may nagsabi, kung pinanganak kang mahirap, di mo kasalanan. Pero kung namatay kang mahirap, kasalanan mo yan. Kasi anong ginawa mo sa kabuuan ng buhay mo? Amen? Habang may buhay, may pag-asa. Lalo na't may kasama kang Diyos. Amen po? So whatever happens in the past, naku pastora, di mo kasi alam ang buhay ko eh. Hindi ako plinano ng magulang ko. Aksidente lang ako. Sa kanila. Sa perspective nila. Pero iba ang perspective ng Lord. God created you for a purpose, for a reason. You have God's favor and blessing. Alam nyo ba yon na ang daming, yung unang-unang napanalunan natin sa buhay, yung marathon of life, ang daming, di ba, sperm cell na nagtakbuhan, ikaw yung nakarating doon sa egg cell, yun palang victorious ka na. Amen po? Tapos pag pinanganak ka, feeling mo talunan ka, sayang naman yung napanalunan mo sa marathon of life, yung nasa tiyan ka ng nanay mo, kung bibigay ka agad sa buhay. Habang may buhay, may pag-asa. Kasi meron ka pang magagawa, lalo't merong Diyos na kakampi ka. Amen po?
So your past should not dictate your future. And another thing, prayer and faith will always move the hand of God. Makakapagpakilos sa kamay ng Lord ang ating mga panalangin na may pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon. Kaya ng Diyos kung kaya mong maniwala. Kaya ng Lord kung idudulog mo sa Kanya. Amen po ba? At ang buhay ni Jabez ay maraming naituro sa atin. Talagang may bisa ang panalangin. Tama po? Kaya sabi mo sa katabi mo, pray pa more. The more specific your prayer, the better. Noy, pay nga akong kotse. Anong kotse? Yung umaandar? Specific, Lord, gusto ko, ano? Span, hindi. Ano? Lamborghini. Wala man dito masyado nun. Gusto ko, Lord, ano? 10-seater van. Kagawin mo dyan, anak. Para atin sundo ako na makapupunta sa church. Para ayaw nyo. Lord, penga kong bahay. Malaki. May garage. May swimming pool. Bakit, anak? Para may Bible study doon. Tapos, Lord, pwedeng doon yung water baptism ng buong church namin. Di nagagastos. Doon na lang sa bahay ko. So, be specific. Gusto ko, Lord, ano, boyfriend. Okay, ano mga qualities? Tall, dark, handsome. Physical yun. Ano pa? Gusto ko, Lord, born again. J-I-L. Ano pa? Maganda boses. Ano pa? Prayerful. Ganun. The more specific your prayer is, the more na igagrant talaga ng Lord. Amen po ba? Kasi walang imposible sa Lord eh. Kaya niya talagang ibigay. At napakabisa ng kapangyarihan ng panalangin. The more you pray, the more you will be blessed. Kaya pray pa more. Amen? You can pray for yourself, for your family. You can pray for this church. You can pray for our nation. You can pray for your kaibigan or kaaway. Alam niyo ba yon? Yung may taong galit sa inyo? Hindi ikaw yung may galit. Yung tao galit sa iyo? Itong taong to, boss ko pa naman to. Lagi akong napag-iinitan. Alam niyong paraan para bumait yan? Pag-pray nyo. Lord, pinag-pray ko yung boss ko na laging mainit ang ulo sa akin. Ano man yung mga pinagdadaanan niya, Lord, tulungan mo siyang mapagtagumpayan. Pag lagi nyo pinag-pray yun, babait yun sa inyo. Kasi when we pray, we need ourselves. Idinidikit natin yung sarili natin sa pinag-pray natin. Kaya the more we will love them. Amen po? You want to pray for promotion. Pwede po specific at ang Diyos ay dumidinig ng panalangin. Amen po? Mamayang gabi, yun yung maganda, no? Bago magpalit yung taon. Bago magingay ang buong kapuluan. Hanap kayo ng matahimik na lugar. Dalhin nyo yung Bible nyo. Tapos, mag-pray kayo, Lord. Maingay ang sanlibutan, pero Lord, sosolohin kita. Halika, Lord, pray ako sa iyo. Come to this place. Visit me in this place. I will pray to you. Pray ka, worship ka, kantaan mo si Lord. Ingay ng mundo, no? Puro paputok. Pero iba yung saya ng puso ng Lord pag kinantahan mo siya. Amen? So, kanta ka. Tapos mong magkanta, mag-worship kay God, you pray. And then you open your Bible, Lord, anong gusto mong sabihin sa akin? So, began to pray, to read the Bible. And then, for sure, kakabasa mo, may word of God for you. You call that verse for the year. Then after that, you pray again. Pray for yourself. Lord, di ko alam ang mangyayari sa 2024. Pero inaalay ko sa iyo bawat araw ng 2024. And then you pray for your family. Lord, yung mga pamilya ko, hindi pa sila born again. Ma-born again sila, Lord. Abutin mo sila. Nahihiyaman akong sharean sila, Lord. Hayaan mong maipag-pray ko man lang sila. Gusto ko ma-born again din sila. At Lord, yung kamag-anak kong may sakit, ganito, ganyan, ganyan. Kwento mo kay Lord. Walang problema, kahit magtagal ka sa prayer, hindi naiinip si Lord. Amen? Gusto nga niya yun kasi kinakausap mo siya. At talagang dapat kinakausap ang Diyos. Kasi tatay mo siya, ikaw anak ka. Kaya dapat lagi tayong nag-uusap. Amen po?
at maniwala ka, lalabas ka sa kwarto mo, dala mo na ang permission ng Lord to bless you, His provision, His presence, and His protection. Hindi lang for that day, but for the entire 365 days ng 2024. Amen! Palakpakan natin ng Lord. Also, the life of Jabez speaks of perseverance. Yung hindi siya sumusuko sa laban ng buhay, lalaban siya. Hindi siya papadaig sa anumang pinagdadaanan niya. Ganun din po tayo. Pagsubok lang yan, may Diyos tayo. Problema lang yan, may Diyos tayo. Amen? At ang Diyos na ito, sasamahan niya tayo para tayo magtagumpay. Amen? And His life speaks about faith. Pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. At kaya natin magtiwala at manampalataya sa Lord kasi kilala natin siya. Amen po ba? Kaya po tatahakin natin ang 2024 na punong-puno ng pag-asa, pananampalataya at pagtitiwala sa Lord kasi hinihingi natin yung kanyang pagsama at ang Lord ay tumutugon sa panalangin. Amen po! Let us give the Lord a best clap of praise! Sa paglipas ng taon, hindi po natin nakakalimutan ang mga hamon, aral at pag-asa. Pag-asa na may katuparan ang ating mga pangarap at may mas magandang buhay para sa mga Pilipino. Matutupad po natin ang lahat ng ito sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Ngayong 2024, iangat po natin ang buhay ng mga Pilipino saan man sa mundo. Ako po si Senator Joel Villanueva. Bumabati sa inyong lahat ng isang bagong taong puno ng pag-asa. God bless you all.